gawain ni Atlas na humantong sa punto na hinatulan siya na ikulong sa napakalalim na dagat na tinatawag na Abysmal Sea. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. Resting at the bottom of the sea are cold bodies of the greedy. Di maitatanggi na sa lugar ng Land of Dawn ay may mga katubigang nananatili pa ring lihim at mahiwaga para sa mga tao. Ninuman ay walang naglakas loob na magsiyasat at tumuklas kung ano ang mga bagay na mayroon sa kalaliman ng dagat. At kabilang na nga dito ang karagatang sakop ng Northern Vale. Dito ay matatagpuan ng isang karagatang nagtataglay ng napakalamig, napakadilim at di maipaliwanag na lalim ng dagat, na kahit ang sikat ng araw ay di man lang nagkaroon ng pagkainit sa ibabaw ng katubigan. Kadalasan ay nagkakaroon din ng pagbaba ng temperatura sa karagatan, dahilan upang mas dumilim pa ang lugar. Karamihan sa mga tao ay tinatawag itong Abysmal Sea dahil sa katangiang taglay ng karagatan. Mayroon din itong napakalakas na hagupit na kayang sumira sa mga bagay kahit na ang ito ay gawa pa sa lugar ng erudisyo. Kilala ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal at mapahamak na katubigan para sa mga taong nabubuhay. Sa katunayan ay walang sinuman ang naglakas loob na maglayag o umapak man lang dito. Kahit nga ang mga nalabi ng unang sibilisasyon ay di rin nakaligtas at ito'y mistulong na wala na para bagang lumubog at di na muling nakita pa. Sa kabila ng mga ito, hindi lang naman kamatayan ang maaabutan ng mga tao sa karagatan dahil nagkakaloob rin ito ng mga di mabilang at di mapagkatiwala ang mga nilalang na matagal nang umiiral sa ilalim ng karagatan. At isa na nga si Atlas sa mga nilalang na yon. Kahit nga siya ay di rin nakaligtas at matagal na rin nakakaranas ng paghihirap sa napakadelikadong lugar. Isa si Atlas sa pinakamatagal nang naninirahan sa lugar ng Land of Dawn. Noon pa man ay gumagawa na siya ng mga gawaing nagdudulot ng pagkagalit sa mga taong namamahala sa katubigan. Dito ay kinakain at nilalamon nila Atlas ang iba't ibang uri ng mga elemental na nilalang na kasama nila sa karagatan, upang sa pamamagitan nito ay magkaroon sila ng kapangyarihan. The ocean is not just our home, it is who we are. Dahil sa mga gawaing ito ni Atlas, hinatulan sila ng mga sinaunang tao na nagpapatupad ng kapayapaan sa katubigan at sila ay ikinulong sa napakalalim na bahagi ng karagatan. At upang di sila makawala, nilagyan ito ng matitibay na harang na kayang sumugat at lasog-lasugin ang katawan. Sa likod ng mga harang na ito, inilagay rin dito ang mainit na bagay na parang apoy upang sino man ay di makatakas. Dahil sa napakalakas na puwersa ng karagatan, nanibago sila Atlas at para ma-adapt nila ang bagong kapaligiran, tinanggal nila ang ibang parte ng kanilang mga shells at ibang bahagi ng kanilang mga katawan upang sa pamamagitan nito ay matulungan sila na makabuo ng iba't ibang uri ng mga likido upang magamit nila. Walang katapusang kadiliman ang nararanasan ni Atlas sa kulungang iyon. Doon ay wala ng pag-aaway at pamamaslang ang nagaganap. Tanging paraan na lang ng bawat isa ay kung paano sila mabubuhay sa lugar na iyon. Ang mga araw ay lumilipas, nag-iiba rin ang takbo ng kanilang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang pagbabagong iyon ay di nag-umpisa sa ilalim ng karagatan, kundi sa ibabaw nito. Dahil sa kaliwat kanang pag-unlad ng sangkatauhan, ito ang nag-udyok sa mga ito upang manakop at magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga kaharian. Di lang ito nagdala ng kasiraan sa lupa, kundi nagdala rin ito ng kasiraan sa karagatan. Dahil sa mga pangyayaring ito, dito nag-umpisang lumala ang mga kaganapan. Lahat ng mga masasamang nilalang sa Abysmal Sea ay di na nila kayang tiisin ang mga lumalalang sitwasyon. Wala rin silang alam kung kailan sila mamamatay dala ng kaguluhang nangyayari sa karagatan. Sa mga oras na yon, wala nang ibang maisip ang mga kasamahan ni Atlas kundi takasan ang kulungang kinalalagyan nila upang magkakatotoo
gumawa ng aksyon ang pinakamalaking pugita na kasama nila Atlas. Ginamit niya ang kanyang mga galamay at katawan upang mapabilis ang pag-angat niya pataas. Pero ang nakakalungkot, pagkatapos niyang ginawa ito ay nagkalasog-lasog ang mga katawan niya at ang mga galamay nito dahil na rin sa harang na inilagay sa kulungan. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng pagkatakot ang iba at sumagip sa isipan nila na kung ano ba talaga ang kanilang magiging tadhana. Pero habang iniisip nila yon, isang bagay lang talaga ang kanilang pinanghahawakan. Yun ay ang babaguhin nila ang kanilang pag-iisip sa kanilang pamumuhay. Pagkatapos noon, doon na nila inumpisahang basagin ang utos na naglalayon ng katahimikan sa lugar. Time to change my northern veil. At isa na nga sa nagtangkang tumakas ay si Atlas. Napagtanto nila na kung di sila gagawa ng aksyon, ay baka mamamatay na lang sila doon. Nakakuha sila ng leksyon sa ginawa ng pagtakas ng kanilang kasama. Kaya napag-isipan nilang magkakaroon muna sila ng matitibay na shell at sapat na lakas upang magamit ito sa pagtakas. Dahil kung di nila gagawin ito, ay mauulit pa rin ang nangyari sa kanilang kasamahan na nagkalasog-lasog ang mga katawan. Kaya napag-isipan ni Atlas na kailangan niya ng ganito upang makawala sa kulungang kinalalagyan nila. Kaya ang ginawa niya ay naglibot sa mga kapaligirang sakop rin ng kanilang kulungan. At hinahanap niya ang mga bagay na sa paningin niya ay makakatulong sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, nakatagpo si Atlas ng isang mecha sentry na pagmamay-ari ng mga ice golem. Ito ay isa sa mga kagamitan nila noong mga panahong namamayagpag pa ang kanilang paghahari sa lugar ng Northern Vale. At ang mecha sentry na to ay isa sa kanilang armas. At nung dumating na nga ang panahong bumagsak na ang paghahari ng mga golem, itinapon ang lahat ng mga kagamitan nila sa isang napakalalim na parte ng karagatan upang tuluyan na itong makalimutan. At habang unti-unting nilalapitan ni Atlas ang mecha sentry, nakita niya na isa pala itong bakal at ang mga parte nito ay unti-unti nang nilalamon ng kalawang. Nakita ni Atlas ang butas sa dibdib ng mecha sentry, kaya dahan-dahan siyang pumasok dito at nagbabaka sakaling mabigyan ulit ng buhay. Inunat niya sa loob ang kanyang mga galamay, pagkatapos nito ay himalangang nabigyan ulit ng buhay ang mecha sentry sa pamamagitan ni Atlas. Naging perpektong kombinasyon ang dalawa, kaya gumawa agad ng aksyon si Atlas at sa pamamagitan ng mecha sentry ay matagumpay siyang nakalabas sa kulungan. Mabilis siyang umangat pataas at yun ang kauna-unahang araw na nasilayan ni Atlas ang mundong ibabaw at ang mga kaguluhang nagaganap dito. Binasag ni Atlas ang digmaan sa pagitan ng dalawang grupo at ito ang kauna-unahang digmaang nasalihan niya. Naging matagumpay nga ang kanyang pagtakas sa Abysmal Sea, pero nananatili pa rin itong bangungot sa kanya. Kaya naglakbay pa si Atlas sa iba't ibang sulok ng Land of Dawn upang sa gayon ay maperpekto niyang makontrol at handa na rin siyang basagin ang utos sa pagitan ng Abysmal Sea at ng mundo upang mailigtas niya lang ang kanyang mga kalahi galing sa pagkakakulong nito. Natuklasan rin ni Atlas na may sikretong kayamanang tanging ang mga pirata lang ang nakakaalam at ang kayamanang ito ay may taglay na kapangyarihan upang baguhin ang takbo ng karagatan. Kaya minabuti niya itong hanapin at tinutukan ang naging istorya nito. Grabe. Ready na po tayo sa ating pag-stream mga Marbs. And sa nakikita po ninyo mga Marbs, nakapag-upgrade na po tayo ng ating PC. Gagawa po ako ng vlog mga Marbs patungkol po dito. Don't forget mga Marbs to follow my page. Magpapasalamat po ako sa inyo, sa mga taong magpa-follow
at magla-like ng ating mga page. Gusto ko po mga kamarbs na makalaro yung mga kamarbs ko sa ating streaming. Thank you so much mga kamarbs, and dadako na po tayo sa ating shoutout portion. Shout out kay Louie Bayangbang, shout out kay Pudes One, shout out kay Krampus Pugi, shout out kay Jumar Ayaon, shout out kay Alison Junior Sevilla, shout out kay Feeder Ako, shout out kay James Vlog, shout out kay Drew Gian 13, shout out kay Carl Anthony Garejo, shout out kay Gwen Berry, shout out kay Toxic Official, shout out kay Chicks to Go, shout out kay David Mark, shout out kay Gister Blaze from YT, shout out kay It's Killer 4 Times, shout out kay Ripsay Uda Cream, shout out kay Lance Limoren, and shout out kay Hasan Panganting. Kaya kung gusto mong ma-shout out sa next video, huwag kalimutang mag-comment sa comment section at ilagay ang hashtag Kamarbs. Thank you so much mga Kamarbs. Till next. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.